Akira and Mike, Pinoy Tracker Australia. Welcome po sa another segment ng ano ng mga video ng mga ano mga adventure ko sa aking office. Ito yung ano ko, opisina. Welcome to my office. At trabahong ito masarap, mahirap. At the same time, ano, nakaka-enjoy na binabayaran ka para enjoy ang ano, mag-sightseeing. Napakalaki ng Australia at malalayong lugar ang mga napupuntahan at pinabiyahe namin. At, gaya ng sisimula kami halimbawa sa Red Bank, which is ang depo namin, papuntang Makay. Mga 1,000, at least 1,100 kilometers ang distance niya. One way lang yun. At it'll take us at least 14 hours drive with 1 hour break. Kaya 13 hours driving time. Tapos itong kaya nito, itong hinihintuan ko, paborito ko itong hintuan sa Bororen, which is a halfway mark between Brisbane and Mackay. Mga kulang 550 kilometers. At yun, maximum driving hours na pwede namin i-drive sa 6 hours, 5 to 6 hours continuous. Ang mga car driver, mga advice sila, every 2 hours kailangan mag-break ka at revive mo sarili mo para mawala yung pagod. Ito mga pinupunta namin, malalayo talaga pero nakaka-enjoy. At mga video na nakikita nyo rito, mga dinaanan ko sa ano, sa country towns. Instead na dumaan ako sa main highway, sa Bruce Highway, dito ako dumadaan sa likod. Makikitid nga lang daan kumpara sa Bruce Highway. At sa Pacific Highway, mga multiple lanes, ganun. Dito sa ano, sa country towns, maliliit lang. At sa lubungan. Pero, enjoy naman. Pero kailangan wide awake ka. Kailangan full concentration kasi hindi kasing lapad ang mga daan. At talaga naman nakaka-enjoy yung mga view rito. Mga nakikita mo. Mga bagay na ordinaryong tao. O hindi na gumagawa ng mga ginagawa namin. Hindi nila nakikita yung mga naranasan o nararamdaman namin bilang truck driver. At anyway, pag gusto mo maging truck driver, kailangan committed ka. Hindi mo pwedeng gawin to na for the love of money kasi masyadong dangerous. Kailangan mahal mo rin yung ginagawa mo. Gusto mo rin itong ginagawa mo para concentrated ka. Maganda nga ang kita, pero kung ginagawa mo lang para sa kitaan, napakadelikado. Kasi araw-araw halos maraming aksidente. So far naman, sinaswerte ako o talagang committed sa safety kasi gusto pang tumagal. Ito, hope nai-enjoy nyo itong mga videos na mga compile ng mga videos na na pinagsasama-sama ko para makita nyo lang kung ano yung mga pinupuntahan ko, nakikita ko, mga iba-ibang klaseng truck sa daan. Ayun, may mga caravan. Mga caravan, marami, depende sa pag lalo na pag
season ng ano ng holidays, ang dami. Nag-a-average kami ng at least sa mga 5,000 kilometers every week. So, if you count that for the whole month, 20,000 kilometers every week ang binabiyahe namin. Ano na yan, kumbaga yung warranty mileage na ng isang sasakyan yan. Ordinaryong sasakyan. O nakukonsumo na yung sasakyan sa isang taon. 20,000 kilometers. Pero kami, nakukuha lang namin sa isang buwan ang 20,000 kilometers. Kaya talagang ano, napaka-importante sa amin na yun, na ang tulog at pahinga at kung may day off man kami, kadalasan na i-spend namin sa ano, sa tulog. At kung meron mang dalawa o tatlong araw na magkasunod, at doon lang nakakapasyal. Pero napakadelikado talaga para hindi ka matulog sa trabahong ito. Full concentration kasi maraming maapektuhan pag ano eh, pag na may nangyari. Anyway, enjoy ninyo na nag-enjoy kayo sa pag-ano sa pag-nood ng mga iba-ibang ano, klaseng ano, sites na mga pinuntahan ko, mga location at mga gaya nito, yung sunrise. Dumating ako dyan, madaling araw at ready to ano, to rest, break sa ano, sa motel. At between 10 to 12 hours ang break namin, tapos balik na naman. Mga places na pinupuntahan namin na natutulog kami ay ano, Rocky, Rockhampton, Gladstone sa Kamakay. At mga trip namin sa south, pag nagko-cross kami ng border ng New South Wales, ano lang yung balikan lang. Gaya ng ano, Coffs Harbour, saka Nambaka Heads, at Kempsey. At yun, full concentration talaga at kailangan, importante rin na, ano, na mayroon kang ano, ano sa sarili mo na hindi mo pinababayaan. At iba-ibang klase rin ng condition ng roads. Minsan naabot kami ng bagyo, ng baha, minsan hailstorm. Ito naglalaki ang mga ano, ice, ang mga tumatama, sumasalubong sa amin. Pero yan ang part ng ano, ng trabaho dito sa office namin. Itong office ko. At siguradong office nyo iba kumpara sa office namin, mga truckies. And saka kung nag-i-enjoy ka sa mga scenery, talagang ano, hindi ka maiinip. Hindi ka maiinip sa pagdadrive. Gaya na lang nito sa ano, sa lugar ng ano, Banban Springs. Sa ano to, west ng ano, ng Gingin o ng Bundaberg. At yan, umakyat ako sa taas para makita ko lang yung ano, yung kung gaano kaganda ang view. Walang masyadong dumadaan dito kasi kadalasan nandun sila sa main highway. Puro mga farm dito eh, mga farm, mga cattle, mga pumpkin, peanut, sugar cane, mandarins, oranges. Dito marami dito. At marami din dito sana sa gabi mga wildlife, gaya ng ano, mga kangaroo. Nasasagasaan.
Kaya pag tumatawid sila, hindi na namin, kung may iwasan, iniiwasan, pero kadalasan hindi na naiiwasan at binabanggan lang namin. Okay, maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa pagsubaybay at pag manood ng panonood ng ang video ko, at hanggang sa muli po. Bye po, at like, subscribe, and share lang po. Bye po. Hanggang sa susunod.